Ito, mga idol, mga kaibigan, ako rito ay magpaparikit na o mag-aapoy na. Tuwing ako ay mag-aapoy o pagkatapos ko magluto, maglalagay ako uli ng kahoy na lalagay sa ibabaw para maliyab. Matutuyo siya kasi natutuloy. Para mabilis magliyab pag ako nagpaliyab. Yan, napapaliyab na ako. Hindi pa ako ginagamit ko ng tubo. Magagata na ako yung aking tinatakan na yun ay panliputok o unang gata. Yan yung pampalapot na gata. Yan, tinatakal ko. Ganyan talaga ako pag ako nagluluto. Tinatakal ko. So, tignan natin kung masarap ang luto. Sopas? Yan yung merenda namin na sopas. Yung binuksan ko. Ito na, ginagawa ko na yung unang gata. O ito tawag namin liputok. Ito na yung pangpasarap natin na gata. Siya na yan. Ginagawa ko yan. Tapos ko ng unang gata o liputok, ito na akin na siyang sasalain para malinis, matanggal natin yung mga nyug na sasama para siguradong malinis na malinis para masarap. Yan na. Tapos yan na, tatakpan ko siya para hindi maragyan ng rumi. Yan, tatabi ko na siya. Naayos ko para sigurado may takip para kahit mabuhal hindi matatapon, tapos magsisimula na ako uli ng ikalawang paggata. Ito na yung aking ipagluluto o yung parang ipaglalaga ko doon sa ating talbos ng kamuting kahon na hipon, na malalaking hipon. Yan, paspas para mabilis para makain naman. Siyempre pag naluto, ganun lang yun. O, ito na, tapos na. Sasalain ko na naman, lalagay ko na sa kawali para isasalang ko na. Ipigain ko at sayang din. Siyempre, sayang yung natitira. Ipaglaluto ko siya para pagka naluto, maganda. Yan naman yung sapal, yung tatawag natin na pinagpigaan. Yan naman ay aking iaayos, papakain ko sa pangibibim, manok, tapos sa baboy, sa pabo. Yan, tapos ihipan ko na uli upang maliyab na maliyab pag sinalang ko. Magandang pagkakaluto. Ito na yung aking pangsahog o yung panghahalo natin na masarap na hipon. Kinuryente namin kagabi. Yan. Para masarap ang luto, may talbos ng kamuti, mayroong konting palos, at mayroong mga hipon. Yan. Lagay natin.
Lubog-lubog lang natin pagkatapos natin yan, tapos haluin na konti para masarap. Tapos ito, magagayad ako agad ng atirikado, luya, at diskarte ko sa luya para malasa. Yan, dinidigpi-digpi ko muna o pinipit-pit. Pagkabalat, kaugas, babalat. Tapos didikdikin ko, tapos ko yung gagayatin para lasa yung lasa ng luya. Para masarap. Tapos sibuyas, pipinuhin ko ng konti ang pagkagayat, paminta. Tapos siyempre bawang, hindi mawawala yan. Pero bago ko ilalagay yan, ilalagay ko na rin ang liputok para lasang-lasay ang pagkakaluto na hindi basta luto, mabango pa. Paborito ng mga taga-probinsya, lalo na may mga lahi na ano. Yan. Sige, ang tad-tad ng mga Ricardo. May sili rin yan na konti, pero hindi pwedeng marami sili o mapahang. Kasi nga, may bata akong papakainin. Mag-iiyak yun pag napahangan. Yan, tip ko lang lahat. Inyong pinuhin ang mga Ricardo, tapos yung bawang, luya. Mas maganda kung inyo muna pipit-pitin bago nyo gayatin ng pino. Yan, nakita nyo. Pwede na ako pumasok ng tiga-chap-chap ng sibuyas at bawang. Yan, sibuyas naman ang ating titirahin. Tatadtarin din natin yan. Ipinuhin din natin. O baka di pa nyo alam ang tawag dun sa kampit ko na hawak. Nakakapanchap-chap. Yan, tinatawag namin ditong cutter o pangkayas namin karaniwan sa mga ginagawa namin mulisting-ting. O pamputol ng mga tali. Ganyan. Karamihan ginagamit namin yan dito para sa pangregado o mga pangluto sa kusina. Iba gamit sa lulutuin sa kusina. Yan na. Nakikita nyo na, kulong-kulo. O, siya nga pala, pagka kayo magluluto ng gayatan, huwag nyo papabayaan na maglubo-lubo o yung lalagay nyo ng takip o taklob. Huwag nyo rin papabayaan na bumula na bumula. Dapat haluin nyo para siya ay maglangis-langis ng konti. Kung tawagin namin dito sa aming probinsya, latik-latik. Yan. Balik tayo sa ating trabaho. Yan, sige ang halo para hindi magbuo-buo yung gata. O, tingnan nyo. Yung aking gatong, maliyab. Para siyang merong gasolina.
Sobrang lakas. Ganyan ang tuyong kahoy. Panggatong namin dito sa probinsya. Yan. Sige lang halo. Ganyan lang yan. Hanggang sa maiga siya. Papaigahin siya para maglatik-latik o maglangis. Makikita niya mamaya pag natapos yan. Napakasarap ng pagluluto. Yan na. Natutuyo na. Makalipas lang ilang minuto. Tuyo na siya. Maya-maya lalagay na natin. O, yan. Lalagay na natin yung liputok. Una, Ricardo, sa ibabaw. Lalagay natin sa ibabaw. Tapos tatakipan natin ng liputok o yung unang gata natin, yung malapot na gata, yung halos purong gata. Yan. Didigpidigpin ng konti para pumasok ang lasa sa loob. Pakakukuluan ng konti, lalagay na yung liputok pagkakubulo na. Ganun lang ang diskarte dyan. Yan, lagay na natin ang ating liputok. Yan na. Yan, papakita ko sa inyo. May tinira akong konti na malabnaw na gata. Siya yung tubig na yon. Yun na yung tining noong gatang puro. Tubig na yon. Hindi na masarap yung pag inihalo. Magtutubig yung ating kinataan. Hindi masarap. A few moments later. Ito, pe-prepare ko na yung aming kakainan dahil yung aking binata na pogi, naghihintay na. Kakain na raw siya. Hahayin na ako. Ihahanda ko na yung tubig, baso, pinggan. Yan. Para makakain ng binata ko. Yan. Yan talaga ang buhay ng papa o ng tatay o magulang para masaya ang bata. Yan. Naghihintay na siya, gutom na raw siya. Kakakain lang naman niya ng sopas. Yan. Ito, luto na. Ahunin ko na siya ng para makain ng aking binata. Siyempre, makain na rin ako at ang aking asawa. Nakain na kami ng masarap na ginataan. Ayaw na ako na kuhan! Yan. Kakain na. Oh, may nangagaw pa ng kanin sa pinggang ko. Tungo sa mama ko. Sa iyo, kanin. Sa akin. Ito sa kay papa. Kumain na ikaw na mabilis lumaki. Tapos matutulog ko kakain na mabilis lumaki. Tumawag sa akin na kapitbahay. Naghahanap ng ulam, ay di ko pa naman niluluto yung suso. Ulam namin. Ha? Na hipon. Ito, ayun kami natin. Saka
Talbos ng kamote. Kaya dero naman nakain yung asawa niya. Kaya talbos lang ng kamote sa kayap-yap. Yung maliliit na anak lang ng hipon yun. Yung maliliit na hipon. Yap-yap. Ano yung gulay ko? Sa amin. May kasama talbos ng kamote. Yan, bibigyan ko siya. Kamote kahoy, kumakan ako. Pinalawang pito kamote kahoy. Teka lang, baka siya rito makatulog. Puro latik. Pinalo yung kamote sa ano hipon? Pagkira mo lagi? Aw! Tatlong kabuo, binatako yeah. Dito. Sala siya ulam eh. Hindi ko na ipinakita yung mukha nung pamangking ko na binigyan natin ng gulay na may hipon kasi nahihiya. Akala niya siguro kasi hindi naka-video. Kaya, kunin mo lang yung kaya, hindi ko na pinakita yung mukha niya. Mungkuk na lang yung rate ako. Kasi baka mahiya. Ganun talaga. Kasi hindi nga sanay sa video. Pagsabi na ang mga mga ako. Kasi tagal din yung hipon at baka mama alam dyan. Hindi, yap-yap lang. Hindi niya po yung susuo. Iwanan naman yung yap-yap. Gusto na yun. Yung susuo nga ang gusto niya sana. Sabi niya, panghimo ka niya ng ulam ko. Ang ulam. Ay, ulam ko is yung kuhan, hipon saka yung palo. Oh, dito pa dito. Tingnan mo, baka mga abit. Dito. Hmm? Dito naman yun. Ang pasuso, oh. Hindi pa napuputo. Pag abukas pa niya, tukas ng kapatyo. Papa, ang tawag doon. Tapos na ako, Mario. Tapos na yung bata. Ay, daw kayong matapos. Magsusubo kaya tapos sa iyo. Tapos na. Ako. Tapos na si Mama ni Papa. Papadala natin si Mama. Ah, ba't din, no, boss? Pagdala kay Nanay. Yan na nga, dagdagan mo. Bigay ko na kay Nanay ito, pinakamalaki. Para kay Mami. Yahoo. Tuwa siguro ni Nanay dito. Hindi nung puna pala yung tubig mo. Ah! Nakalimutan ko yun pala. Dadagdagan na lang ni Mama. Sorry. Okay, pag tayo taang abot pa bukas ito. Buto ni Papa na bebe. Dito sa matitingin ko yung cellphone ko. Pakita mo yung suso. Oh, tira. At bukas, ang lulutuin ko itong suso. Oh. Ito ang suso. Bukas. Tagataan ko bukas yan. Marami yan. Oh. Yan ang tinatawag na susong pilipit. Galing pa rin doon sa bundok, sa poles, second poles. Ayan ang baby ko. Nausubuan pa yun ni Mama. Kaya na kayo baby na mabilis matulog na lumakit na mga tulog na. Ayaw mo lumaki. Ayaw mo lumaki. Ayaw mo hanggang lalaki ko baby ni Mama ni Papa. Pwede. Pwede ka titignan Mama yung cellphone at baka recharge mo. Ayaw na ito ay ayaw naman yun ang ipon. Ay, kainin muna! Ayaw niya ng hipon. Kukulong baka. Napakasarap nga niyan, hipon. Nahahabol ka pa nga yung kagabi sa tubig. Pag nakita ko. Tapos ayaw mong kainin. Baka na dumero ko. Okay, si Mama naman ang magliligpit. Si Papa ang nagluto. Baka na ano ito? Ayan, pagliligpit si Mama. O, ito ka para kay Nanay, Mama. Itawag mo mga rumay kay Nanay. Yung ulam natira ay ayos mo at pwede pa yung Mama. Kadaag ka niyan. Hindi yung malanahati. Ha! Ito nang papas. Okay. Okay. Babay na. At magkatapos pa ako.